Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita, ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa? Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay isang napakalaking bundok na bumuno ng buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako.
Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ang kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin nito sa ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pa't hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal. Luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia.
Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari ito? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw nino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan sapagkat mangyayari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa, ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilaki-labot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako po kayo ng Pilipinas o saan dako man kayo ng mundo. Narinig natin ang mabuting balita pero parang nakakatakot ang mga sinasabi ni Jesus. Sino ba namang hindi matatakot sa tinatawag nating katapusan? Ang daming katapusan na kinatatakutan natin kahit ngayon sa panahon natin. Katapusan. Kapag katapusan, maraming bayarin. Sasahod pero hindi sasayad, diretso pambayad. Abay, nakakatakot talaga. Di ba? Katapusan ng relasyon. Relasyon na talagang pinakaingat-ingatan mo dahil mahal na mahal mo yung tao pero ipinagpalit ka sa iba. Katapusan. Iiyak na naman ako. Pero paulit-ulit mo namang ginagawa. Ano? Ha? Katapusan ng buhay. Isa sa mga katakot na hinaharap ng bawat isa. Hindi pa ako handa. No? Sana hindi mo na ako kunin ni Lord. Wala naman po yatang natutuwa at sasabihin, ay sana kunin na ako ni Lord. Hindi ba't bawat isa sa atin ay may takot? Takot sa mga katapusan. Ngayong araw na ito, sa ating ebanghelyo, binabanggit ni Jesus ang pagsugpo o pagkasira ng lahat ng magagandang mga istruktura kasama na yung lugar ng panalanginan o inaalayan nila ng panalangin, ang templo. Sinabi niya pa na magkakaroon ng gutom, salot, digmaan, paglalaban ng kaharian sa kaharian, ng bansa sa bansa. Ngunit sa gitna ng mga ito, sa gitna ng mga takot natin, dalawa ang paalala at paanyaya ni Jesus. Unang-una na, huwag tayong magpapalinlang. Huwag kang magpapalansing sapagkat sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, huwag kang maniniwala agad-agad sa mga sinasabi ng mga tao. Bakit? Walang sino man, as in kahit na sino,
presidente, no, judge, pinakamahusay na tao sa buong mundo, walang libro ang makapagsasabi o walang kahit na anong mga panulat, walang gobyerno ang sasapat para palitan ang mensahe ng Ebanghelyo ni Jesus. Ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon na siyang nagdulot sa atin, no, ng kaligtasan, ang kanyang kamatayan at pagbibigay ng kanyang sariling buhay. No one is greater than the gospel. Walang sino man ang hihigit sa mensahe ng mabuting balita ni Jesus. Ang mga salita ni Jesus ay mananatili. Mananatiling tapat at mananatiling magbigay ng pag-asa para sa atin. Walang nakakaalam kung kailan, saan o papapaano matatapos ang mundo o kukunin ng Diyos ang ating buhay. Hindi mali ang matakot, pero sinasabi ni Jesus, palitan mo yung takot mo ng ano? Do not be afraid, do not be terrified. Palitan mo ng paghahanda. Imbis na gugulin mo yung sarili mo sa takot, no? Eh gawin mo ang bawat oras, minuto, segundo ng buhay natin bilang paghahanda sa pakikipagtagpo sa Diyos. Bakit? Wala naman pong makakapigil ng mga katapusan. Wala namang nakapaghinto ng oras at sasabing, oops, bukas na lang ako kukunin ni Lord. Hindi pwede, no? O kaya yung teleserye yung pinapanood mo, matatapos din yan, no? Kasi hindi maiiwasan ang mga pagtatapos. Kaya imbes na matakot ka, anong gagawin mo? Maghanda, no? Maging concern ka kung papaano mo ihahanda ang iyong sarili, hindi lamang physical. Baka sabihin niyo, sabi ni Father, maghanda, ayun, nagluto ka ng spaghetti. Hindi. Ihanda ang ating mga kalooban para tanggapin si Jesus sa ating buhay at makatagpo siya sa kaduluhan ng ating mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong kapwa deboto, ito ang paalala ng ating pong Jesus Nazareno. Walang nakaalam kung kailan, saan o papapaano matatapos ang mundo o ang ating buhay. Ngunit, ang kaya nating gawin ay tumugon ng may kahandaan ang ating mga puso at kaluluwa sa pagtanggap kay Kristo. At yan ay magaganap lamang kung ang ating kakatigan ay ang mensahe ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Paano ko ba ginugugol ang biyaya ng buhay sa akin ng Diyos? Baka ginagamit ko lang ito para sa sarili kong kabutihan. Baka ginagamit ko lang ito sa sarili kong kapritso. Mas mainam, nagugulin natin ang ating mga biyaya ng buhay upang makinig, isabuhay, at ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ang ating itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos
ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Amang mapagkalinga, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihilingin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong ala at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami ay pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating First Parish-wide Advent Recollection pagkatapos po ng ating misa sa ikapito ng gabi. Ang ating pong tema ay debosyon. Ang tagapagsalita po mamaya ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Ang lahat po ay inaanyayahan sa darating na November 29, 2023 sa ganap na ika-anim ng hapon. Gaganapin natin ang pagdiriwang ng banal na misa para sa mga Kristiyanong pinag-uusig o Red Wednesday. Ang lahat po ay hinihikayat na magdala na isang kandila na gagamitin natin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-isa. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang halaga po nito ay 80 pesos. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon, tuwing Biyernes at Linggo mula ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tangi sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po naming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumhan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.